Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun tayo muli nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Pinas Balita TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, kakapasok lang matindi to tebe, sarap ang tinawag na sinungaling si Remulla na mutla sa takot bistado. At yun, i-play na natin kung nalalaman nito. Kapapasok na ng balita kung saan ay muling umani ng samot sa ating pambaba tikos mula sa ating mga kababayan itong si DOJ Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla. Ito ay matapos magbigay na naman ng kanyang pahayag sa publiko na wala namang basihan o walang kasiguraduhan. Sinabi kasi ni Remulla na uuwi na ng bansa itong si Congressman Arnie Teves, bagay na inabangan ng lahat kung saan ay nag-trending pa sa mundo ng social media. Pero sa kabila nito ay agad namang nagbigay ng kanyang pahayag si Teves at sinabing fake news ang inilabas na statement ni Remulla. Ibig sabihin na isa lamang ito sa madalas na pinagsisinungalingan ni SOJ Remulla gamit ang mainstream media. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging up-to-date ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga Pinas, matatanda na naglabas din ng pahayag si Remulla kaugnay naman sa demon ay dalawang beses na nagpaparamdam sa kanyang itong si Gerald Bantag ay sinabi na gusto na niyang sumuko ng dating Bucor chief dahil na rin sa mga warat na naghihintay sa kanya. Pero kalaunan ay sinabi ng mga abogado ni Gerald Bantag na wala naman silang natanggap na desisyon or plano ni Gerald Bantag at kahit sila mismo ay hindi alam ang magiging desisyon ng kanilang client. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot sa aming comment at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, maaaring ito pang walang maipapakulong bago ang 2025 kasi kayang gustong may maipakulong o may ipagpikitang patunay na kaya niyang pagandahin sa trabaho o purihin siya na magaling para dahil lang taong bayan sa eleksyon. Kaso mali ang pagagawa niya. Ayan tuloy inis ng mga taong bayan sa kanya. Mga nauuto na lang niya kaya niyang pahangain. Baka pinagluloko lang siya ng reliable source niya. Ganyan din ginawa niya kay General Bantag. Pinapasuko niya kahit wala pang warrant of arrest noon. Siguro ang ibig sabihin ni Remulla ay source hindi sauce. Mahilig sa pagkain ng may sauce. Este sauce pala. Ganyan din ang pinagsasabi niya kay Gerald Bantag. Baka daw sumuko na si Gerald Bantag dahil nahihirapan na magtago. Alam naman natin yung drama ni Remulla. Bakit tayo maniniwala sa kanya? Mabuting gumawang istorya yon, hindi pa mainimbestigahan nang mabuti yung kaso nagdalawang may warrant na agad. Sa tingin ko nito kay Remulla ang lakas ng tama niya lagi. Nakakahiya yung mga ginawa niya at bakit hindi siya nahihiya. Ano ba itong pakapalan na lang ng muka? Kawawa tayo mga Pilipino. Ganito klaseng nanunungkulan. Kahit anong sobrang sama, sobrang walang hiya, sobrang gahaman sa power, gusto pang sapawan sa power ang Pangulo. Ingat ka, Bongbong Marcos Jr. And ano kaya mukhang ihaharap nito pag hindi umuwi si Teves bukas? Hindi ah. Sige nga, mag-advance tayo mag-isip. Advance natin yung pag-iisip natin. Ano kayang sasabihin ni Remulla bukas pag sakasakaling hindi umuwi si Teves? Sige nga ho, mag-suggestion nga kayo dyan. Maglagay kayo ng mga suggestion nyo sa ating chat. Ano kaya ang sasabihin ni Remulla bukas pag hindi umuwi si Teves? Sige na, sige na. Tulungan nyo nga ako o tulungan nyo si Remulla kung anong kanyang sasabihin. Kasi Ewan ko. Sabi ng kalihim, nagaling ang impormasyon niya sa isang may access sa flight operations. De, pero ako, ano eh, bilib ako kay Remulla. Walang biro. Bilib ako kay Remulla. Gusto ko nga bumili nung ano eh, nung kapal na mukha niya tsaka nung lakas ng loob. Hindi ko alam kung saan nakakabili nun. Mahihain kasi ako eh. Sa personal eh. Sa kanya, ano eh, confident pa siya eh. I have a reliable source. Uwi bukas si Tebe. Ganun. Ayan oh, oh. Walang pamasahe. Ayun, it's a prank. Ayun. May mga sasabihin daw niya. Oh.
Ayan, sasabihin ni Remulla bukas na duwag si Tevez. Ay, nako. Ayan, baka yan na sabihin niya bukas. Na duwag si Tevez. Bukas yan. Abangan nyo. Ha? Hindi na idinetalyo pa ni Remulla ang balak na pag-uwi ni Tevez. Pero tingin ng kalihim, nahihirapan na gumalaw sa ibang bansa ang kongresista. Kaya no choice na ito kundi umuwi. Narito ang naging pahayag kay Secretary Remulla. I think that the countries by which he can enter in and out of at this point are already limited by the fact that he has already an Interpol notice and things are becoming more difficult for Mr. Tevez. Ako may source, ha? May source ako na mali-mali naman yung mga information ni Remulla. Ako may source ako. May bibuit ako, sabi. Tinanong ko. Pero ako kasi tinanong, sabi ko, totoo ba na nasa Timurian si Tevez? Ah, at saka anong ginagawa niya doon? Tinanong ko eh. Alam mo, sagot sa akin, so ka magpaniwala dyan kay Remulla. Walang alam yan. Hindi. Sabi nga nung source ko, sabi niya, hindi nga kami sure kung totoong kinausap niya ang Interpol. Baka nag-iimbento lang yan eh, na kinausap niya Interpol. Kasi hindi totoo yung mga statement daw. According dito sa nakausap ko, hindi daw totoo yung mga statement kung saan yung mga binabanggit niya ako, galing Korea, galing din. Hindi daw totoo yun. Kaya nga nagtataka daw sila kung totoo bang nakausap ito si Remulla ang Interpol. Kasi parang walang wala daw kunig sa lahat. Yung lahat na sinasabi niya, mali. Yun ang sabi, ha? Ewan ko kung totoo. To go around. Sa Timor-Leste, ang huling lokasyon ni Congressman Tevez kung saan siya sinubukan niyang humingi ng asylum pero tinanggihan siya. Pebrero pa nang umalis ng bansa si Tevez para magpagamot sa Amerika. March 4, nang pagbabarilin at patayin sa bahay nito si Negros Oriental Governor Roel Degamo. Si Tevez ang isa sa mga itinuturong mastermind sa pagpatay kay Degamo ayon kay Remulla. Bukas nakatakdang isang pa ng NBI sa DOJ ang mga reklamo laban kay Tevez. Maaalalang naantala ang pag-isampa ng kaso sa kongresista dahil hindi na raw nakikipag-cooperate ang nasa 7 sumukong testigo. Sabi ni Remulla, kung talagang babalik ng bansa si Tevez, mas mabuti raw ito para maharap niya ang mga reklamo at mailabas ang panig nito. Hindi ko talaga mag-gets bakit nila pinalalabas at paulit-ulit na sinasabing umuwi ka na. Sandali, in the first place, walang karapatan ng sino mang tao na pauwiin ng isang tao. Okay? Unless may kaso siya. Or unless namimiss mo na siya. Hindi nyo, kursunada nyo ba si Tevez? Hindi, kasi naintindihan nyo yung ibig ko sabihin. Bakit mo pauuwiin yung tao nang wala namang warrant? Hindi ko nga maintindihan eh. Kung ang Congress magpa-uwi kay Tevez, pwede. Bakit? Bilang membro ng Congress. Pero si Secretary Remulla, para pa-uwiin si Tevez, walang karapatan si Secretary Remulla pa-uwiin si Tevez. Alam niyo ba yun? Wala akong karapatan si Remulla na pa-uwiin ng kahit sino mang tao. Kahit sino mang Pilipino hanggang walang warrant. In itinanggi ni suspended Congressman Arnie Tevez ang napabalitang uuwi na siya sa Pilipinas ngayong araw. Sa isang text message sa PTV News, iginiit ni Tevez na fake news ito at sana raw ay tinanong muna siya bago ito i-anunsyo kahapon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sa panayam sa Radyo Pilipinas, ganito rin ang sinabi ng mambabatas. News. Dapat tinanong muna nila ako bago sila nagsalita sa mga decision ko, di ba? Nang matanong naman si Tevez tungkol sa ulat na humiling siya ng asylum sa Timor-Leste, tugon nito.
mas marami. Tanungin mo si ano, tanungin mo lang si Boeing, alam niya siguro yun. Mas marami siyang alam sa akin. Muli namang tiniyak ng pamunuan ng Kamara at PNP na nakahanda silang bigyan ng kaukulang proteksyon si Tevez kapag nagbalik bansa na ito. We're willing to give him the all the necessary assistance, no? Protection, if ever he will return to the House of Representatives. No? It will be a different story, no? Pag may warrant. Of course, we will follow the order of the court. Wala na tayong magagawa po dyan. Magtatapos na sa susunod na linggo ang 6-day suspension ng Kamara laban kay Tevez. Mm-hmm. Sabi ni House Ethics Committee Chairperson Felimon Espares, kapag hindi pa rin nagpakita ang mambabatas, pag-uusapan na ng kanilang komite sa May 23 kung irerekomenda ang panibagong disciplinary action. Pero sa huli, pagkakasunduan pa rin sa plenaryo ang pinal na desisyon. Kaya naman yan gawin na before the break, we can have our recommendations. But again and again, it's always depend to the members of the House to act and decide in our recommendations. Kahit we recommended last time the suspension, the members can lower the sanctions. Now, again, kahit mag-recommend din kami dito of possible another suspension dahil may continuing violations, so still the members of the House can amend that and make that into an expulsion. Mas mabigat ito yung ginawa niyang pag-apply ng political asylum. Mismo si Justice Secretary Boy Remulla na nga ang nagsabing posibleng bukas na umuwi si suspended Congressman Arnie Tevez. Nakuha na raw ang impormasyon yan sa isang reliable source. At yun na nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinang at komento tungkol sa video na ito, comment nyo sa baba at babasahin ko yan mamaya. At kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutan i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa makabuluang video yung ito. Thank you so much po. At ito nga mga kabalita natin na kung saan tungkol nga kay Tevez at Remulla, na kung saan pinapalabas nga daw ni Remulla na uuwi na nga raw itong si Tevez. Samantalang itong si Tevez walang alam sa mga pinagsasabi nga nito ni Remulla na kung saan nga yung pag-uwi nga ni Tevez sinabi niya na fake news nga raw at talagang itong si Remulla nanguhula nga raw po mga kabalita natin. At yung nga pag tuwing tatanungin, itanong na lang daw kay Remulla pagkat si Remulla daw ang maraming alam. Ayon nga kay Congressman Tevez nga mga kabalita natin na itong si Remulla daw ang maraming alam tungkol sa kanya. Lalo na yung tungkol sa political asylum nga na final ni Tevez. Yan ang nais niya iba to pa dito nga kay Remulla na kung saan ito nga nga si Remulla sinasabi na uuwi na nga raw si Tevez. So balit nga pinabubulaanan nyo ni Tevez na fake news mga kabalita natin. At ito nga yung tuluyan ng pagsampa no, ng kaso kay Tevez no, para syempre mapauwi dito sa Pilipinas at tuluyang padala ng subpoena nga itong si Tevez mga kabalita natin para syempre kaharapin yung mga isasampa sa kanyang kaso o naisampa na sa kanyang kaso mga kabalita natin na kung saan nga itong si Remulla mga kabalita natin talagang hinahabol siya o talagang pinapahanap na siya syempre para nga sagutin yung mga binabatong kasalanan nga rito kay Tevez lalong-lalo na yung tungkol nga sa Digamo case mga kabalita natin na kung saan pag-uwi ni Tevez handa siya nga bigyan ng proteksyon ng ating bansa para sa kanyang kaligtasan. At yun lamang mga kabalita natin, okay nang bahala magkomento sa ibaba ng nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyong pagsubaybay at patuloy nyong pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo sa Pinas Balita TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.